Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Nang dahil natatalo itong si Sui sa laban ng Miss Epix Medical Hospital ay dito, hindi nito matanggap-tanggap ni Sui sa kanyang sarili na hindi ito nananalo at natatalo naman ito ni Doktora Annalyn Santos. Kung kaya't hindi nito mapigilan ni Sui ang kanyang sarili at umiiyak at sumisigaw ito na tinatalo na naman umano ito ni Doktora Annalyn Santos. At dito, ikakagulat naman ito ng kanyang mami na si Moira kung kaya't agad niya itong nilapitan ang kanyang anak na si Sui. At nang magkaharap na itong dalawa ay dito, agad itong sinisisi ni Sui ang kanyang mami na siya umano ang dahilan kung bakit hindi umano ito nananalo sa laban. Dahil nagawaan umano ng kanyang mami ng masama itong si Annalyn kung kaya't sa kadahilanan na mas lalo umanong ginalingan ni Annalyn ang kanyang pagrampa ng tablado. At dito, hindi ito nakakibo itong si Moira sa kanyang anak dahil totoo naman ang mga sinasabi nito pagkatapos nitong sirain ni Moira ang gown ni Doktora Annalyn Santos. At dito, nang mapagantihan ito At dito nang mapagantihan itong si Sui pagkatapos nitong sirain ang kanyang sapatos ay dito itong ikinagalit ni Sui sa kanyang mami dahil ibang sapatos na umano ang nagamit ni Sui at hindi umano nito nasubukan na irampa ang sapatos na ginamit nito. Kung kaya't sinisin niya itong kanyang mami dahil pinakikiilaman umano nito ang kanyang laban. At dito, agad naman itong nanghihingi ng sorry ang kanyang mami at sinabihan niya itong si Sui dahil gusto lamang umano nitong mananalo ang kanyang anak na si Sui at siya umano ang tanghali ng Miss Epix 2022. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.